Hello, kabayan. Kumusta kayo dyan? Kaistop ko lang dito sa North Dakota, kabayan. Pauwi na sa Calgary. But, mayroon lang akong gustong i-share sa inyo. Bilang isang truck driver, may napansin ako, kabayan. Mga 1 week na dito sa truck ko. About the battery. Okay? So, every time I wake up in the morning, ang nakasanayan ko kasi is to warm up my truck. So, napansin ko, kabayan, na medyo mahina na yung starter. O kaya yung battery. Hindi masyado makapag-ikot sa Buti na lang nakagising ako ng maga. Kung napasarap yung tulog ko, malamang na hindi na siya andar. So, itong nangyari. Doon banda sa Ohio, sa araw, pagising ko, talagang hindi na andar yung truck ko. So, ganun, yun ang mga isang sign. O mga signs siya na na kailangan na talagang i-check up natin yung battery. Sa brake line o sa mga truck, apat na baterian, kabayan, apat. Sa karanasan ko, dito sa driving, dito sa profession ko, or dito sa trabaho ko nga, ika nga. Ang battery, hindi yan sabay-sabay, o kaya apat kagad ang masisira, hindi. Mayroon lang isa dyan. So, anong gawin natin? Kaya abangan nyo. Kaya kong ayusin dito sa US. Kaso lang yung tools, yung equipment na gagamitin ko para pag-check doon sa battery, nasa bahay. So, bukas, andun ako sa Calgary. Pakita ko sa inyo kung paano ko siya i-diagnose, kung saan ba talaga doon sa apat ang sira. Karaniwan kasi sa doon may narinig ako ng mga ibang tanong-tanong doon sa ibang drivers, mga owner operator. Kabayan? Pinalitan ka agad nila yung apat na baterya. Maraming nangyari diyan sa mga daan na natutulog sila, pagising nila hindi naandar. Nagtatawag sila ng ito pa lang nangyari sa akin. Yung hindi na umandar yung sasakyan ko, kailangan ko na talagang aalis dahil malilate ako doon sa delivery ko. So, ayun. Hingi kagad ako ng tulong sa mga kasama. Hindi nyo akalain, kabayan, apat na tao ang nilapitan ko para magbubos o kaya ikukonek yung truck nila dito sa truck ko. Para mag recharge doon sa para i-charge yung battery ko, para makapandar tayo. Biro mo, apat sila nilapitan ko, isa lang doon ang mabait. Alam mo yung unang katabi ko siya, kabayan, katabi ko dito na siya, natupark sa gilid ko. Kinato ko siya, humingi ako, nandiyan siya nakaupo. Hindi kagad ako tulong sa kanya kung pwede ibubos yung battery ko. Ano ang sagot niya? Hanap lang daw ako ng iba. Yan dyan naman siya, nag-andar naman yung truck niya. Pinakita ko sa kanya yung cable. Na ito, mahaba yung cable ko. Ayaw niya, hindi ko naman pinilit. So punta naman ako doon sa harap, nagaling siya nag-gas up, pwede naman siya magpapark agad sa gilid ko, may space dito sa gilid ko. Alam mo ang sagot niya? Hanap ka na lang ng iba dahil tumakbo na daw yung electronic lag niya. Okay lang. Nirespeto ko siya. Ganun lang. So, lapit naman ako dun sa isa. Kailangan ko na talaga, kabayan, dahil malilit ako dun sa sa delivery ko. So, nilapitan ko na lang. Nakalimutan ko lang talaga dalhin yung camera ko. Ilagay ko yung camera ko dito sa katawan ko para makikita ko sana kung yung mga rasones nila.
Eh, yung isa kabayan, yung pangatlo, sabi niya, hindi daw, ano, ang rason niya is, hindi daw siya ina-allowed ng company nila na magkukonek or magbubo sa ibang truck. So, hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa. Ngayon, pumunta ako dun sa isa, flat deck siya, na ready to go na siya, nagpipre-trip na siya. Alam mo ang kabaitan niya, kabayan? Sabi niya sa akin, meron ba daw space dun sa gilid ko? Sabi ko, oh, mga ano siya, mga sabi natin na 15 meters away to where I farm. Anong sabi niya? May space ba daw? Sa akala ko, magpa-park siya with his trailer. Hindi. Ina-unhook niya. Kita ko talaga niya. Hintay ako. Tinanggal niya yung ulo. Ayun, nilapit niya dito sa gilid ko. Ayun, nag-spend siya sa akin ng mga 5 to 10 minutes ata doon. Nagbubos kami. Ayun, naman daw. So, ayun. Abangan nyo. Pag-uwi ko sa Calgary, step by step, ipakita ko sa inyo. Anyway, papauwi na ako ngayon. No? Bukas ng gabi ko, doon ako by Monday. Pakita ko sa inyo step by step. Paano siya i-diagnose from the start? Then, paano natin gawin? Eh kung may sira man siya isa o dalawa, kita ko sa inyo kung paano ko siya palitan. Okay? So yun lang na-experience ko. Kailangan marunong din tayo sa simple mechanics dito sa truck na to. Hindi na lang lahat na ipaubaya natin sa ano. Every time na mayroon kang ano, mapapansin na kaya-kaya doon sa truck mo, agad call the mechanics. Bakit natin gawin? Samantala, mayroon naman yung mga license. So, ito kaya, hindi naman lahat ng bagay na ipadaan natin sa mga license. Mayroong specific na masisira dito sa sasakyan na kailangan na talaga natin ng mga license na mechanics. But kung mga simple lang siya ng mga sira, hindi na kailangan. DIY lang yan lahat. Pag alam mo lang talaga yung diskarte, easy talaga ang buhay, kabayan. So, ituturo ko sa inyo lahat yan. Lahat-lahat. So, itong episode na to, lagyan natin na episode 1 o lesson 1, dun lang muna tayo sa battery. I-explain ko sa inyo, ano ba? Ano ba ang mga signs and symptoms doon sa battery natin sa truck bago natin siya palitan. But I can guarantee to you, kabayan, hindi yan sabay-sabay. Hindi yan lahat masisira agad-agad. So, ang ginawa ko, mayroon lang akong 4 na battery. Oh, no. Yeah, nag-start ako ng 4 na reserba doon sa garahe ko. So, pag may mapansin ako na, ano, na, or na-diagnose ko na sira, ayun, bunutin ko isang battery, lagay ko. Then, after a few months, 6 months, 8 months, meron na naman, ayun, i-diagnose ko na naman kung saan lang yun ang sira, yun ang palitan ko. So ayun, sana may ano, may natutunan kayo dito sa video natin. Eh kung may kung magustuhan yung mga videos ko, kabayan, eh paki-subscribe naman, like or share, nasa sa inyo na yan. Basta ang sa akin lang ano, kabayan, is ma-share ko sa inyo kung ano yung knowledge ko dito sa ano. Yun ang promise ko sa inyo, di ba? Dandahan natin yan. Okay? What's in learn?
bayan, pero hindi lang ano. Kalalam din lang natin sa kanya eh. So, dito na ako ngayon. Baka yun. Ayusin na natin yung kasabi na sa kanya na ano, yung material ko. Okay? Baka yun. Dito. Okay kabayan, kararating ko lang, andito na ako ngayon, so umpisa na natin. Okay, okay. Yung ano natin kabayan na ipakita ko sa inyo kung paano natin i-diagnose yung sira na battery. Dahil ngayon, kanilang umaga at maybe 2 a.m. Pag-umpisa ko doon sa North Dakota, pagising ko, ayun. Pag on ko ganyan, nahirapan. So, talagang may difference yung battery natin. Okay? Okay. So, kabayan, mag-coverall tayo para safety. Para hindi tayo ma-ano ba? Yung acid ng battery. But, anyway, kabayan, ito, umuulan-ulan. Sige lang, ayusin natin. Trabaho eh. Bago ako isa bahay, kailangan maayos natin to. Para pag ano, sa next driving, sa ano, next schedule sa ano, pag alis, okay, yung unang step natin sa pag-diagnose ng battery para maka-access tayo doon sa ilalim, itong gawin natin, okay? So, tanggalin natin to. Tanggalin natin itong cover. At, gusto ko lang ipakita sa inyong kabayan, actually, yung purpose natin ngayong hapon na to, pakita ko lang sa inyo na yung sinasabi kong apat na battery dito sa lalim, hindi yun lahat sira. Titingnan natin ngayon kung ilan ang sira sa battery ko, okay? So, tanggalin natin ito. Ayan, tanggal na. Tanggalin natin ito sa kiri. Ayan. Itapos ito. Ayan. Ayan, tanggal na. Okay. Okay bayan, andito na tayo ngayon. So andun yung battery.
So andito yung battery. Ang gawin natin is tanggalin natin yung negative. Dahil yung positive ng battery is yung nasa gitna. Yung apat na battery nakaparallel yan lahat para maging 12 volts pa rin. Tanggalin na natin yung terminal ng negative. Ito pag diagnose. Okay? Yan, tanggalin natin yung apat na terminal. Yung sa labas. Yung sa labas, ayan ang negative. Yung nasa loob, ito. Okay? Itong nasa labas, yung dalawa dito, dalawa doon, yun ang negative. Yung sa gitna, yun ang mga positive. Okay? So, ito, natanggal na natin yung ano, yung bolt. Ang gawin mo, gamitin mo to, ito, screwdriver na malaki, i-pry mo siya pataas para mahiwala yung terminal doon sa ano. Ayan, ayan, kita mo? Ayan. Okay. So, sa kabila, ganun din. Same thing. Okay. Ayan, mulay na. Mulay na siya, oh. Ayan mo. Okay? So ito na yung sinasabi ko sa inyo na battery tester. Okay? Tingnan nyo maigi. Yan. Yun ang battery tester natin. Ang gawin natin, ikabit natin itong itim sa negative, ikabit natin yung pula sa positive. Yan, tingnan nyo kung paano. Okay. So, tingnan nyo. Nakakabit na yung ano, dalawang terminal. Sa unang battery pa lang natin ha, andoon yung negative, andito yung positive. So tingnan nyo ang reading ng ano, ng tester natin, nasa 13 volts. Okay? Nasa natin. Yan, 13 volts. So pipindutin natin itong pula para malalaman natin kung andoon na ba siya sa bad, weak or green. Pindutin natin. Bilang tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So napapansin ninyo na hindi siya ano, andun pa siya sa green. Ibig sabihin, yung battery natin, good. Tingnan nyo doon sa kabila. Ayun. Umiilaw siya. Di ba? Anong pag lang nagpi-flame. Ayun. So, okay yung battery natin. Ang battery number 1. Okay? Tingnan natin yung battery number 2. So, andito na tayo sa battery number 2. Ilipat lang natin tong negative. Ay, yung ano? Yung negative. Yan. Ilipat natin yung negative dito sa terminal ng battery number 2. Tingnan nyo. Andun pa siya sa green. So, the same thing. Bilang ka ng 10, tingnan mo. So, andun pa siya sa green. Ibig sabihin, yung battery number 2 natin ay hindi pa rin siya sira. So, saan kaya ang sira nito? I just want to prove it to you guys na hindi lahat ng battery sira. Sa apat na yan, okay? Doon tayo sa battery number 3. Okay, kabayan. So, andito na tayo sa battery number 3 natin. Okay? So, pagmasdan nyo, andyan siya sa, ano, nasa sa green siya. Kunwari, ano, hindi siya sira. So, pipindutin na natin yung ano, tingnan nyo ano, okay? Ano, pipindutin natin. So, nakikita nyo kung ano, anong nangyari? Nasa pula na siya. Ibig sabihin, bad yung battery number 3 natin. Comparing doon sa dalawang battery, hindi siya nagpupunta doon sa bad. Ayun, nag-bad siya oh. Ibig sabihin, yung inner battery natin, yun ang sira. But hindi pa tayo tapos, itatry natin yung battery number 4 natin. Okay? Okay, kabayan. Okay, dito na tayo sa ano? Dito na tayo sa battery number 4 natin. Okay? So, na-prove na natin, yung battery number 3 ay sira. Ito.
Pagmasdang maigi. Pindutin natin to. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, napansin ninyo na talagang hindi sira yung bat. Ayun. Kitang-kita na. Ayun na. Ayun, kita nyo. Ayun lang. Ganun kasimple mag-diagnose ng battery. Okay? Sana may natutunan kayo. Kung sa tingin nyo kabayan na ano, may nakuha kayong ano, aral dito sa pinagsasabi ko, so, don't forget to subscribe. At saka to pindutin naman yung bell button or share, like. Ganun lang. Okay. Since na ano, since nalaman na natin kabayan, na doon sa apat na battery mayroon talagang isang ano bad, so ayun, palitan natin. But bago natin palitan, para hindi tayo magkamali, itong ipapalit natin, hanapin ko dito saan yung ano the best battery, para hindi tayo magkamali, ititest na naman natin to kung sira ba itong mga battery na to ano. Okay, dito, so kabit natin to sa ano. Kabit natin ito sa negative. Kabit natin ito sa positive. Tingnan nyo maigi. Ayun ang reading niya. Ganun, para mas klaro. Pipindutin mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, hindi siya bumaba. Good siya. Lipat tayo sa kabila. Okay, dito tayo sa kabila. Tignan natin. Ayan. Okay. So, same thing. Pindutin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Walang sira. So, either of the two. Pili na lang ako nito. Palit natin. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano. Okay? Okay, so yung sunod na step para ma-access natin yung loob, makuha na natin yung battery, ito muna ang tanggalin. Ito. So tanggalin natin to. So may ano siya, may tatlo siyang 10mm na bolt. So isa dito, isa doon sa gilid, at isa dito sa gitna. Ito. Malapit na tayo. Ito lang, tanggalin lang itong ano, harap. Ayan. Oh. Ayan. Ayan natin. Ayan na. Okay. Sunod. Tanggalin natin ito. Tanggalin natin itong bracket. Itong sa gitna. Itong sa gitna na naghahawak sa battery. Then, wala na. Tapos na. Mano na natin. Tapos na ito. Andito na tayo kabayan, no? Natanggal na natin yung ano, yung bracket ng dalawang baterya. Kumbaga siya ang naghahawak doon sa dalawang baterya para to avoid ano, para walang vibration doon sa dalawa. Tanggal na natin. So ayun, mabubunot na natin. Okay? So ganito pagbunot kabayan, no? Hilahin mo lang. Ayan. Ayan. Bunot na siya. Ayan, bunotin mo naman yung nasa likod. Ayan. Ayan. Okay. Andito yung sira. Ayan. Bigat. Ayan ang sira. So ang gawin ko kabayan, itong isa, yung nasa harap, yun ang ilagay natin dun sa likod. Okay. Tapos yung ipalit natin na pang reserve ko, yun ang ilagay natin dito sa harap. Okay, so dahil ito, sa nakita ko ito, parang bago to eh, yun, reserve ko lang yun pang makatipid. So ilagay natin to. Ano yan? Ito, positive. So ganun. Ganun paglagay natin, no? Okay. So ingat-ingat sa ano,
Ingat-ingat sa kamay. Pasok. Yan, tulak-tulak mo lang. Tulak mo lang siya. Wala yung lahat. Huwag kalimutan. So, ano? Doon sa likod niya, may lock doon sa likod. Yan, tulak-tulak mo lang. Ganyan. Ayan. Tulak lang natin. Tarating sa likod. Okay. Pasok natin yung isang battery na spare para matapos na. Makaway na kaya sa pagpahinga. Ayan. Tulak-tulak lang. Pero we need to take some caution ba yan or safety, you know. Dahil yung kamay natin. Isa lang yung kamay natin. Ayan. Tulak-tulak mo lang, tulak-tulak. Ayan. Lagay mo ng bracket. Okay? So ilalak na natin yung bracket niyan. Ayan. Yung holder niya. Ayan. Okay. Dito na tayo. Nag-ipit na tayo sa bracket niya. Yung bracket ito sa taas, ito yung naghahawak sa battery para hindi siya magbo-vibrate, na hindi sisirain yung battery natin ng ano. Ayun lang. But isa pa pala kabayan, meron pa pala akong ano, nakalimutan. Bago pa lang lahat, bago ka mag-umpisa, huwag mong kalimutan i-off yung ano, yung main switch ng truck. Yun lang. Yun ang pinaka-importante na ano. Nakalimutan kong masabi sa inyo, but bago ako nag-umpisa kanina, na-off ko na siya. Okay? Hi, what do you want? Ma, ano daw masasabi mo sa vlog ni Papa, Ma? Interesting, kasi may mga lessons na makukuha kung paano ayusin yung battery. Ano lang ginawa mo, Ma? Ako? Just waiting. Feeling maganda. Bye! Okay. Dito na. Final na. So, kinikita natin lahat yung tinanggal natin. Yung lahat ng mga bolt. So, see to it, kabayan, na hindi mababaliktad yung baterya. Yun lang payo ko. Dahil pag magbalbaliktad tong positive at saka negative dito, may tendency na puputok yung battery. E masisira yung mga circuit sa loob ng truck. So wag naman. So ito, pagpana natin. Isauli na natin yung mga dapat isauli. So, ganun lang kasimple ka ba yan? Ang importante lang na ano, mayroon kang proper tools o yung tester. Ito, takpan na natin. Tapos, kaya natin pandarin yung truck. Hindi kung maandar siya. Good. Hindi kung hindi. But, yun. Tapos, lagay natin to. Lalin. So, ayun, nakasave na naman tayo. Meron na naman tayong pang camping, meron naman tayong pang gala. Yan, nakasave tayo eh. Tayo lang gumawa. Okay? Okay. Tapos na lahat ka ba yan? So, pinakita ko na sa inyo kung paano magda-diagnose at saka magpalit ng battery. So, easy lang siya pag alam mo yung diskarte. Kaya, kung nagustuhan mo talaga itong video na ito, kabayan, mayroon kang natutunan, paki-subscribe. Pindutin yung ano, notification bell. Paki-share and like. Nasa sa inyo yan. Okay, nasa sa inyo na yan. So, papanda rin natin. Titingnan natin.
the final countdown. Watch and learn. So, huwag kalimutan yung main switch i-on naman. Huwag kalimutan mo naka-off. Paano siya andar? Ito na.